kahit makulimlim ang Martes. Kaya mag-ingat sa Marites. Ako po si Lord Vera, pero ang co-host ko ang the best. Ako yung co-host. Ako po si Denise Tan. Hindi lahat ng patutsada na ako dapat pinapatulan. Something to think about ngayong napakaraming rants and counter-rants na nagaganap. Just listen, keep an open mind, and maybe these are all mere sound bites. Anyway, welcome to Afternoon Delight. Delights dapat, Mark. Delights. Oo, parang. Pero sakto, dalaway delights natin. Oo. At ano ha, medyo hindi natin alam to, pero yung suot natin ngayon ng clue sa ating delight of the day, na mga fruit shake. Hulaan. Oo. Baka gusto nyong hulaan kung ano yung flavors. Nakikita ko pa nalang yung suot ko. Sana nakikita nalang yung suot mo, no? Oo. Yung nakaprint. Then, nakaganto ako kasi ano. Ayan, no? Ayan na, klinusap ka ni Derek. Ayan na, required kasi ito dahil may Christmas station ID shoot doon sa kabilang. Mm. Ito lang yung kulay pula ko na may yellow eh. Okay ba? Saging lang may puso. Saging lang may puso. Siyempre, medyo match pa rin tayo. So, ito na nga, ang ating delight of the day, fruit shake. Yung isa po ay mangga, yun na kay Lord, and then I have banana. Masama ba lobo na punta sa yung banana? Hindi. Kung anong gusto mo, basta happy ka, ika nga. Ni Manong Johnny. Sa banana shake eh. Masyado kasing strong yung flavor ng banana minsan eh. Hindi lang yun. Ano pa? Di ba yung saging na naiiwan sa loob ng ref? Oh. Ganyan yung situation, banana shake, di ba? Bakit frozen banana? Oh. Hindi, yung nandun sa baba. Yung medyo lamog na? Lamog na lamog na, oo. Pero I'm sure bagay sa'yo yan bilang isang athlete. Ako naman, default ko lagi pag may fruit shake, yung mango shake. Mm-hmm. Tinanong ko yata yung producer ko, bakit fruit shake tayo? Bakit daw? Dapat daw kahapon ito. Umuo na lang ako. Oh. Yes! Super meaningful, no? Pero ikaw, kung may fruit shake ka na, ano yung default or may mango. Default? Mango or watermelon? May napansin ka. Ano? Lalaki, mga Pinoy na lalaki of a certain age. Ang mango, sasabihin ng mango. Pero pagdating sa pag Indian, may Indian yung nagiging mango. Pansin mo yon? Indian mango. Diba? Indian mango. Pag mangga, pag mango lang, mango. Mango lang talaga, mango. Huh. Pero pag may Indian, Indian mango Indian lagi. Mango. Minsan ganun, hindi ko alam kung oo. Isang, dapat mango. Yung paimbestigahan talaga. Baka naman kasi slang lang, mango. Indian. Mango, kochi. Mm. Okay, sige na nga, umpisahan na natin to. Silipin muna natin ang ilang nating mga headlines, starting with the weather. Pag-asa is still keeping a close watch on Tropical Storm Christine, which is expected to intensify. Christine was last spotted 335 kilometers east of Virac, Catanduanes. It is packing wind speeds of 65 kilometers per hour and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Christine is forecast to move generally northwestward until it makes landfall over Isabela or northern Aurora tomorrow or on Thursday. It is expected to gradually intensify into a severe tropical storm before making landfall. Signal number 2 is raised over Catanduanes while signal number 1 is hoisted over several parts of the country. Okay, meantime, the Trough of Christine is expected to bring in rain in some areas. Another story we're watching today is the 9th hearing of the House Quad Committee, which is going on as we speak. And topics today include, of course, extrajudicial killings and the war on drugs. And for updates, we will be speaking with our News 5 correspondent, Marian Enriquez, or a One News Events editor, Manny Mugato. Okay, congratulations, Tito Manny. Kaka-launch lang ng bagong libro ang ating Pulitzer Prize winner. Manny Mugato. Come in, Manny. Hey. Magandang hapon, Lord. Mm. Denise. Kanina... Maraming salamat. Yeah. Manny, okay. Naririnig mo kami, malinaw ang line? Yes. Today, okay. Kanina... The hearing... Yeah. Focused on testimony of Senator, former Senator Laila De Lima. Mm-hmm. Sinabi lang niya na meron tayong law
RA-9861 na nagpaparusa sa genocidal acts ng ating Pangulo, no? Pangulo Duterte. Mm-hmm. Sabi niya, pinasa daw ang batas na ito noong 2009 na 2 taon bago naging member ng ICC ang Pilipinas. So sinasabi niya, dahil sa batas na ito, maski hindi pa tayo member ng ICC at nag-dilo tayo noong panahon ni Duterte, eh pwedeng magamit ang batas na ito para habulin si Pangulo Duterte sa pagpatay ng maraming drug suspects sa war on drugs. Mm-hmm. At sabi niya walang prescription period dito, kaya maski na habang buhay, pwede mong habulin si Pangulo Duterte. Mm-hmm. Okay. Manny, isang narinig natin sinabi ni dating Senator Leila De Lima, as CHR Commissioner noon, sabi niya, kinoconfirm niya na yung style lang, halimbawa mga nanlaban, etc., ay matagal lang, established pattern na raw ito, established modus na raw sa Davao noon pa lamang. Correct, Lord, no? Na marami kasing napatay sa Davao noong panahon na mayor si Mayor Duterte. Actually, may report na ginawa yung dating pare na si Father Piscardal, na na-assign sa Davao, at sinasabi niyang ang namatay sa Davao Death Squad ni Pangulo Duterte ay umabot sa 1,400. Ang karamihan dito, mga pickpockets, mga snatcher, mga drug pusher, mga drug user. Mm-hmm. At ang karamihan ng pumapatay dito ay member ng Davao Death Squad na pinamunuan ng local police at mga dating NPA na sumurender. Okay. Manny? At yung reward list daw na meron nung Dragon War ay nagsimula pa nung panahon ng BTS sa Davao. Sir Manny, wala ngayon, no, si former President Rodrigo Duterte. He skipped the hearing. Ang sabi niya, he's not feeling well daw. Ito bang House, will they compel him to attend the next hearing? At ano po ang mangyayari kung hindi pa rin siya pumunta, hindi pa rin siya dumalo? Ito nga, nung simula yung hearing, pinagpalo na nila kung hingi sila ng medical certificate kay Pangulo Duterte. Ang sinasabi ni Congressman Ace Barbers, bigyan daw ng kortesiya si Pangulo Duterte at huwag nang hingan ng medical certificate. Pero ang sabi ng Quad Committee ay iimbitahan pa raw si Pangulo Duterte sa mga susunod na pagdinig. Hindi ko lang alam kung isasahit siya ng contempt pag hindi siya umattend. Okay. Oo, naalala natin noon yung isang early na talks about invitation na sabi na pupunta raw siya, but they must ask intelligent questions. Mm-hmm. Pero nakita natin na recently yung condition ng dating presidente, Tito Manny, mukhang... Naku, di naman kalakad. At payat na payat. Payat na payat, mm-hmm, ang kitang-kita, oo. Mm-hmm. Tito Manny, okay, sa araw na ito, okay, kanina bago tayo nag-usap, si Colonel Espinido yung nakasalang. Meron ba siyang mga sinabing bago? At ikaw mismo, no, bilang bahagi ng International Team of Reporters, na of course, nagawa rin ng Pulitzer Prize for reporting, ang isa sa mga magiging resource ngayon. At ilang araw, ilang hearing ka na ba? Medyo
hindi napapatawag. At kung ikaw ang papaupuin, meron ka bang gustong isiwalat na piece of information na kahit hindi nila itanong, pero feeling mo mahalaga na ma-get across mo? Alam mo, Lord, yung kay Colonel Espinido, mukhang na, ano siya, na spotlight siya rito. At sinasabi lang niya na hindi totoo yung mga nasabi niya doon sa Senado noong 2016. Mm-hmm. Dahil, at wala doon siya natagap na pera mula kay Senator Bato. Mm-hmm. Doon siya ay National Police. Opo. Doon naman sa aking testimonya, pangatlong atin ko na to, hindi ba tayo nakatawag? Mm-hmm. Pero tingin ko, wala naman akong sasabihin na dahil yung ang testimony ko lang naman ay tungkol sa ginawang storya ng Reuters noong 2016 hanggang 2017. Mm-hmm. At ang story namin ay pinumpirma na ni Colonel Garma. Mm-hmm. Ni Colonel Espinido. Mm-hmm. So, ano pang gusto nilang malaman? Mm-mm. I see. Oh, pero siguro parang parang i-match ang mga testimonya, no? Pero ikaw ba, Tito? Pwede rin, yung sa'yo ba, Tito Manny, ay meron bang nakaline? Pang ilan ka ba kunyari sa araw na to natatawagin dyan? Or ito ba ay nakadepende pa rin sa itatagal, halimbawa? Nang pagtatanong. Walang lineup, Rod. Wala, no? Rod, walang lineup eh. Mm-hmm. Oo. Pero siguro ang isa sa mga pwede ko sabihin dito, nung ma-appoint o ma-assign si Colonel Patay sa Quezon City, Station 6, 38% nung napatay sa Quezon City, doon sa area niya. Sa batasan, ano? Tama? Pinakamarami. Mm-mm. Pinakamarami yan. Kasi ang matay sa Quezon City from July 2016 hanggang June 2017 ay umabot ng 280. Oo, oo, oo. Mm-mm. Tama, 108 tama. Yung namatay sa Station 6. I see. At out of 108, 62 yung namatay na ang may kinalaman ay yung mga Davao Boy. Yung mga pulis na in-import ni Bato from Davao sa Quezon City. Mm-mm. Oo. Ayan. At yung isang pulis doon, si Charles Molino, ay responsable sa pagkamatay ng 56. Wow. Oo, I think hindi... Yan po ay nasa report ng Reuters. Yes, nasa report ng Reuters. Pero I think isang maganda rin ang pag-illustrate yan doon sa mga karagdagang info. Of course, parang ang mangyayari ngayon, parang refreshing na lang the memories ano, of everyone. At, o recollection ng mga datos. Pero Tito Manny, okay, kailangan namin pasalamat sa iyo at sana masarap ang ulam ninyo kanina at masarap din sana ang merienda. Thank you sa oras mo. Fried chicken. Alright, ang ating One News Defense Editor, Manny Mogato, maraming salamat and congrats again sa libro, Tito Manny. Alright. Thank you. Alright, right now, let's fried see chicken. Some... Oo nga, nainggit tuloy ako. Sana may masaya pa siya, no? Sana may kapartner din to fried chicken. Ano, at parang masaya siya. Oo. Fried chicken. Baka masarap ang timpla. Masarap daw ang pansit dyan eh, sabi. Okay, sige, ngayon naman pag-usapan natin ang mga pinag-uusapan on social media. Unahin natin on onenews.ph via the Philippine Star, TikTok bans political ads. Okay. So, alam natin, no, talagang sandamakmak yung nakikita natin in the past. Nasa TikTok, mga sumasayaw. Mm-hmm. Bubudot. Hanggang ngayon ba? Sayaw pa rin ba yung ano sa no, TikTok? Hindi, meron ng iba-iba kasi yung ibang personalities, dinadaan nila sa sayaw or sa pagpapatawa. Yung iba naman, it's more giving out information, yung nakaupo na para nakikipag-usap lang sa kanilang viewer. Mm-hmm. Depende eh. Pero ito na nga, nakaban na daw ang TikTok Philippines
ang nagsalita ang kanilang public policy manager na si Peachy Paderna. Sabi nila, we do this so we can foster and promote an environment that brings people together through positive dialogue and not divide them. So yung mga kakandidato daw po sa 2025, hindi na pwedeng gumamit ng mga short form videos katulad nga nung nasa TikTok para sa kanilang campaign. Pero ano kayong, I'm sure marami na at this point, ano? Oh, Peachy Paderna, kaibigan ko ba yan? Naku, baka kilala yan mo yata, nga. Galing atin na yun ang kaibigan ko. Unless maraming Peachy Paderna sa mundo. Anyway, agree din pala dyan, tuwang-tuwa dyan ng COMELEC because that's one, at least one less platform to monitor. Pero, nagsalita rin, actually, may nag-pledge ng support. Tingnan natin kung matutuloy, no? Itong Meta, so that includes Facebook, Instagram, pati na rin yung Threads na parang it's a platform na kahalintulad ng X, formerly known as Twitter. Ay, hindi. Pero nag-pledge lang sila ng support at to fight or to combat misinformation and disinformation. Correct. Tsaka pledge pa lang yun. And they did not specify na yung walang campaign. Pero alam mo, barya lang kikitain ng Facebook dyan sa Philippine elections. Pero ang mahalaga kasi dito, yung mga private websites. Halimbawa, ang hirap magbasa ngayon, halimbawa, ng isang dyaryo na online. Kasi kada isang scroll mo, sasayawan ka ni Bong Revilla. Ayun. Okay. Bakit? Natawa lang ako kasi specific eh. Sasayawan ka talaga. Nagmamadali ka na makuha yung info, biglang. Gusto mo na i-summarize, may magpa-pop up sa'yo eh. Oo, kung di lang mahal yung tablet, babalibag ko sa... Ay, wag. Huwag mo idama yung tablet. Oo nga, inosente ang tablet. Inosente yung tablet. Hindi, pero ikaw ba, I guess yung TikTok kasi ay alam nila yung kanilang demographic. At sabihin na lang natin na yung demographic na yon ay good vibes lang sila. Chill lang. Yes. At alam nila na baka maraming ma-off siguro, no? Doon sa kanilang demographic. Eh, paano na lang si Harry Roque? Saan na siya? Saan na yung platform niya? Saan lang siya sasayaw? Eh, teka, saan muna? Nasaan ang haba? Magandang tanong yan. Yan muna ang alamin natin. Ito, alam na alam din natin to. We've known this all our lives. Pero ngayon po, meron ng recognition. Ang Palawan, this is on the Philippine Star via Life. Palawan among world's best islands for 2024. Okay, saan bagay ng Palawan yan? Baka yung El Nido? Alamin natin. Ito actually yung maraming Palawan, ha? Oo, yung Palawan was ranked 13th. May reader score siya na 90.59. Unparalleled natural beauty yung ginamit na mga salita dahil travel nga doon sa... Leisure, ha? Oo, dahil nga doon, syempre, yung mga limestone cliffs, yung lagoons na nakikita natin lagi on social media, yung rainforest. Ang nakalagay dito, Puerto Princesa Subterranean River National Park, UNESCO World Heritage Site po yan. And one of the new seven wonders of nature. Teka. 13 na highlight. Pang number 13 lang tayo? Yes, ang number 1 is, teka, saan ko nakita Maldives? Yun? Maldives. Oo, nandiyan din yung Bali. Maliit lang yung area nila ng ano eh. Yung resort, yung beach area nila. Hindi pa nga beach area masyado yun eh. Baka nadaan lang sa coverage yan. Well, reader score pala. Reader score. Mahina. Hoy, Pilipinas, nasan na kayo? Represent. Dapat mga boto na ganyan. I've never been to Palawan, actually. Seryoso? Oo. I've been to Palawan once, pero it was for work. Tapos, wala ako sa dagat. Nasa may minahan ako. So, wala akong nakita na dagat sa Palawan. Ay, nako. Oo. Ako talaga. Ayan, so January... Yan yun, no? Nung March, the hidden beach naman in El Nido placed Palawan then on the 19th spot dun sa, how do you say this, Conde Nast? Conde Nast. Ay, anong ginawa ko? Bakit yung tili mo, very masculine pa rin, ano? Ay! Masculine ayun, no? Pa rin ba yun? Oo. Ah, ito yun. Yan yung hidden beach. Ay, ang ganda-ganda, no? Pero baka akalain nila, na baka akalain ninyo, pag punta nyo rito banda, nandun yung mga... resort na yun, yung mga hotel. Wala, mukhang babiyahihin yan. Babiyahe kayo via Bangka o basta ang ganda doon. Kasi yung resort ninyo, pag nakita mo, swimming pool ang liliguan mo paglabas mo. So, huwag kayo mag-expect masyado ng may nakatago dyan, na Shangri-La.
or dito may Hotel Sogo, hindi po ganun. Bibiyahin nyo pa yan. Mm. At aalis din kayo pag nagsawa na kayo. Oo. Yan. Parang day, pang day trip to, no? Yes. Mukha kasi parang may mga, ano ba yan? Parang tents ang dating yan, yep. Eh. Nasa ilalim. Ako may alam ako sa area ng Iloilo. Oh. Pero hindi ko nasasabihin, baka dumugin eh. Oo. Mm. Secret na lang medyo muna. Medyo mahirap puntahan. Mm. Pero ganyan din, may area na if you know, you know. Ilan ganun lang kayo. Mm. Oo. At sarap. Mag-picnic. Mag-picnic. Mm. Tapos alam mo, nilalandi-landi mo lang yung tubig. Yan. Tampisaw-tampisaw lang. Yun yung actual na tamang gamit ng word na landi. Mm. So lit para playing around with water. Ganun pa. Nilalandi ang tubig. Okay, punta naman tayo sa ating third story of the day on the Philippine Star via Life. U.S. President Joe Biden honors Pinoys on Phil-Am History Month. He says, I hope each one of you feels pride. Hindi lang feel, pride. Oh. Mas Amerikano pa sa Amerikano. Oh, yung iba. Oh. Oh, bakit nga October ang Phil-Am History Month? Hmm. Well, ayon daw sa mga info, ang Phil-Am History Month, it's commemorating the month when it was first recorded na nagkaroon ng unang migration ng isang Pinoy daw. Pero ang 1500, as early as 1500s meron daw. Meron daw eh, yeah. Meron na raw, ano? Hmm. Although tatlong waves kasi yung migration ng Pinoy papuntang Amerika, yung una-una yung 1900s. Uh-huh. So, nung tayo ay colony at nangailangan sila ng mga magtatrabaho sa mga plantations. Mm-hmm. So workers in Hawaii at sa West Coast. Tama, West Coast. Mm-hmm. O area ng California, kaya maraming Pinoy doon. Uh-huh. At kaya mapapansin ninyo kung bakit sa Hawaii or at sa Guam, mm-hmm, eh napakaraming mga kalye at mga residents doon na mga Ilocano yung apelido. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba sabi nila yung unang-una raw is Ilocano? Oo, yeah. Di ba? Yun. Yung sila Carlos Bolosan, mm-hmm, America's in the Heart. Mm-hmm. Yan yung mga yan, mga ano yan. Sila yung wave ng mga workers doon. Mm-hmm. Second wave, of course, is during and after the war, 1940-1960s. Mga kasama sa war efforts at yung iba ay mga veterans rin na nag-settle na. Mm-hmm. And the next was 1965 onwards na yung wala nang mga quota sa mga countries na kung saan galing. Uh-oh. So doon na talaga nagbuhos. Mm. Oo. So meron dong 4 million na Pinoys ngayon sa Amerika. Yun yung recorded, yung documented. Yung mga TNT, ibang usapan. Iba pa yun. Oo. Pero alam mo, may ano sila. May reward sila kapag may naituro. Oo nga eh. Kaya nga ang sabi nila, kahit daw eh, dapat daw kung ikaw ay nakikipagsapalaran ng ganun, eh, huwag mo sasabihin talaga kahit kanino raw. Ano sasabihin mo? Pwede ba yon sa Pinoy? Malala, maritik na yung pagiging maritik sa dugo natin. Oh, sige, kamustahin natin yung mga mahilig magmarites sa ating nakikinig sa atin live via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Oo, hello sa kaibigan ko si Raja Laya na hindi tayo inaabot kasi magkaiba tayo sa Amerika kasi magkaiba yung kanilang oras. Oras, ano? At dilim ng likod natin talaga, men. Oo. Ay, naku, teka lang. Kinaugit ang men, sorry. John Santelisa, hello, Hangkaro, good afternoon. Oscar NOS, Player One Enjoyer, Trump 2024, sabi niya. Mm-hmm. Rainy Day Tuesday, sabi ni Bea Dalisay. Oh. Ang sarap naman ng mango and banana shake, but favorite ko, mango shake. Mm. So, 3-0 na, no? Grabe kayo. Mm-hmm. Mag-vote nga kayo ng banana just because. Hindi talaga eh. Let there be light. Mabuhay po kayo. Wala, alam mo si Lucifer sa... Hindi alam mo, Lucifer, magparamdam ka. Hoy! Hindi sa ganitong weather, nasa 10th floor. Sabi mo mamaya. Si Lucifer lang, huwag si Santanas. Huwag na sa basement na siguro. Oh. Oh, syempre yan si Alex Fuentes. Again, always Alex present. Fuentes, oh, sabi niya, I'm listening. Mm-hmm. I'm watching. Nako, ito si Nico Cabales, suki din natin. Idol Lord and Denise, hello. Oh. Ralph Domingo, merong comment siya about VP Sarah. Sabi niya, VP should watch her mouth. Baka naman daw ma-impeach siya sa mga yan. Mm. Impeach pa siya. Nangari yung ano eh. Ano eh? Siya na rin yung overlord ng impyero, di ba sabi niya? Mm. And they drag me to hell. Oo nga. Mga ganyang usapan, ano na yan.
Ano? Ano nga ba to? Ang programang ito is rated VP. VP? Mm-hmm. Grabe, may sariling kategory. May sariling kategory. Ito, punta naman tayo sa kategory ng showbiz. Philippine bet Chelsea Manalo has flown to the United States to prepare for the Miss Universe pageant. News 5 correspondent MJ Marfori has that story. Hindi napigilang maiyak ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo sa airport sa pagsisimula ng kanyang Miss Universe journey. Grabe ang pagmamahal ng fans. What's making you cry? Chelsea, ba't bigla ka naging emotional? I just love Philippines so much. Ang naghatid kay Chelsea sa airport ay ang kanyang mga magulang at designer na si Manny Halasa. Nagagawa ng kanyang preliminaries hanggang finals look para sa competition. Susunod sila kay Chelsea sa Mexico sa November 3. Sobrang saya, excited. Naiiyak. Excited. Dala-dala rin ni Chelsea ang 10 bagahe. Nalaman ang kanyang mga gown at national costume na ipapamalas ang ganda ng kulturang Pinoy. Top secret pa ang looks, pero ito raw ang clue. Colorful outfits for sure, para mag-compliment sa skin tone. Lilipad muna si Chelsea patungong Los Angeles para sa last hurrah ng training bago tumulak pa Mexico sa October 29. Mental trainings, these are the things that I need to really focus kasi when you get to the finals, I know once the activity starts, dire-diretso na yan. So I think properly having that communication with my team, with the Q&A trainer, makeup trainer, pasarela training, if I get to talk to them right away about what else I'll be doing, then yun lang, I'm gonna have the best time there for sure. Hindi naman competition, kundi welcome development para kay Chelsea na may 3 Pinay nakasali sa Miss Universe 2024. Yan ay sina Miss Bahrain, Miss Great Britain, at Miss New Zealand Victoria Vincent, naka-close pala ni Chelsea. She even lent me a dress. So can you imagine if we're gonna go to Mexico, baka maghiraman pa kami ng mga gamit namin. It won't be feeling like a competition at all. Sa November 16 na ang Miss Universe Coronation Night sa Mexico. Mm-hmm. Wala ka bang planong mag-ano? Mag? Sumali sa ganyan. Beauty pageant? Supportahan kita. Ako magpa-fan sa'yo. So, balik tayo sa ano? 2011? Hindi. Alam mo, wala na yung mga age ano ngayon. Wala nang age restriction. Eh kasi dati ano, condition pa ako. Kaya pa nung katawan ko yung mga training-training na yan. Kaya pa mag-train, oo. Oh. At maganda maka-invento ka ng sarili mong walk. Di ba? The slam dunk walk. Slam? Di ba? Okay, time out. Kung na marami mga kwento sa inyo, magbabalik po ang Afternoon Delight after these messages. AP has declared winners for countless elections over the years, from state legislatures all the way up to the president. So how exactly does the AP know who's won? AP has a dedicated decision team of election analysts and researchers. Preparation begins months before election day. Analysts study past election rules, track updates to election law, and work with our reporters to sharpen their understanding of campaigns. Once an election starts, analysts look at results as they come in and what remains to be counted. They pay close attention to how results compare to past elections and whether votes counted so far were cast on election day, by mail, or in person before election day. This decision team is driven entirely by data. For example, AP makes its own determinations of who has won independently of other news outlets. And if a candidate declares victory or offers a concession before a winner is declared, AP will explain why we believe the race is too early or too close to call. All of this reporting and analysis is done to answer one question. Can the trailing candidate catch up to the leader? When that answer is unquestionably a no, AP then declares a winner. Candidates may ask for a recount, but for the past several decades, recounts have rarely changed an election's outcome. And again, AP will only declare a winner when a candidate's lead is so large that a recount won't change the final result.
And we are back. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here's a quick rundown of some stories on One News. Heavy overnight rainfall from Tropical Storm Christine caused flooding in parts of the country. Hundreds were evacuated in Camarines Sur while passengers were stranded at a port in Albay. In Cotabato, a river barrier was destroyed by raging waters. Several areas in Negros Occidental were also submerged due to continuous rain. After consecutive price hikes, oil companies have implemented a rollback today. Gasoline prices are down by 50 centavos per liter, diesel by 70 centavos, and kerosene by 85 centavos. The Senate's investigation on the Duterte administration's drug war will begin on Monday, October 28. This will be led by Blue Ribbon Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel. Pimentel says they will invite former President Rodrigo Duterte to the hearing. Duterte's former PNP chief and ex-special assistant, now Senators Bato de la Rosa and Bongo, are encouraged to attend the hearing but will not be compelled to answer questions. All right, in other news, is it FO or friendship over between Vice President Sara Duterte and Senator Aimee Marcos? That's after the Vice President's rants against the Marcoses last week earned the condemnation of many people. Even Aimee's son is speaking up. And here's a full story from News 5 correspondent Ria Fernandez. The first person in the Marcos family to speak up about Vice President Sara Duterte's outburst is Senator Aimee Marcos' son, Ilocos Norte Governor Matthew Manotok. Last Friday, Duterte held a nearly two-hour-long live-stream press conference wherein she revealed that one point, she threatened Aimee that she will exhume and throw out to see the body of their father, Ferdinand Marcos Sr., if the political attacks don't stop. In a Facebook post today, Manotok said that he was shocked to hear that his mother was included in the rant, considering that his mother has always been a loyal friend and supporter of the VP for many years. He also recalled a few interactions with the vice president, whom he remembers as friendly and professional. Manotok went on, "It's very disheartening to see her making things personal, as many say, this is just politics." He ended his post with well wishes for the VP, with hope that she finds peace. Senate Minority Leader Coco Pimentel says he was just as shocked. The Senate Minority Leader, whose father, Nene Pimentel, was a known Marcos critic, thought at first the video was artificial intelligence generated. Nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman. Totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange no, na in the first place na naisip niya yon. Tapos verbalize lang niya. For Deputy House Speaker Dong Gonzales, Sara Duterte crossed the line. He says if that were him in Aimee's shoes, he would cut ties with her. Kung ako po si Senator Aimee Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. Nuukay niya at itatapon niya, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Justice Secretary Boying Remulla called it very disturbing and says they will study her remarks to see if she violated any code. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. It does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred, I mean, in many ways. And to speak that way is unbecoming. Remulla did not say the specific case they are looking at. But there's desecration of a dead body. There's also Article 353 or libel, which includes intent to dishonor the memory of a dead person. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and he disturbed the body. And there are many other moral principles that are
being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Senate President Jesus Escudero likewise called her rants unbecoming of the second highest official of the land. The Vice President saying she will dig up Marcos Sr.'s remains have already made headlines overseas, including on the UK's The Guardian and Singapore's Channel News Asia. For News 5, Ree Fernandez, We Are One News. Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos has condemned Vice President Sara Duterte's recent remarks. In a statement, Sandro said he cannot remain silent over the matter while Duterte, quote, threatens to exhume his grandfather, former dictator Ferdinand Sr., and threatens to behead his dad, President Bongbong Marcos. He also noted that his father has not retaliated against Duterte's remarks. The younger Marcos said the vice president has crossed the line with her comments this time. At balita natin, may sagot na rin daw si VP Duterte sa mga patutsada sa kanya. Alamin natin yan mula kay News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria! Hello, Lord Denise. Magandang hapon. Mm-mm. Okay. Ano naman ang counter-attack ng mga counter-attack galing sa kampo ng mga Marcos at sa ilang government officials? Mm-hmm. Lord, unahin na natin yung mainit-init pa, no? Yung reaction o reply ni VP Sara Duterte doon sa statement ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos. At idamay na rin natin yung naging pahayag ng anak ni Senator Amy Marcos na si Governor Matthew Manotok ng Ilocos Norte kahapon. Mm-hmm. Well, ang sagot lang dyan ng vice, hindi daw siya magkokomento doon sa mga naging pahayag ng mga anak kasi natural affinity raw yun ng mga anak, no? Na kumbaga natural reaction na idepensa yung kanilang mga magulang. Mm-hmm. Siya lang naman daw yung anak na hindi nagdedepensa sa kanyang ama o magulang, katulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, sa kaso daw nila, it's the other way around. Yung tatay niya yung nagdepensa o nagdedepensa sa kanya. Nanahimik daw siya tungkol doon sa mga isyong binapato sa kanya long time ago, not until yung tatay na daw niya yung nag-speak up para doon sa mga nagkikriticize sa kanya. Mm-hmm. Saan ba sinabi ito ni Vice President Duterte? Sa social media ba? Nagpa-presscon ba siya? O saan nakuha itong info na ito? Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makuha yung kanyang panig sa maraming issue dito sa sideline o ambush interview ng event ng PCCI dito sa isang hotel sa Pasay City. So, meron siyang event kung saan na siya yung guest of honor at saka keynote speaker, no, sa harap ng iba't ibang mga negosyante sa iba't ibang lugar ng bansa. Ria, yung tanong, no, sila ba itong si VP Sara and si Senator Amy, mag BFF pa rin ba? Ano na bang estado ng kanilang friendship? Actually, tanong natin yan, eh. Tama, Denise, no, tinanong natin ano bang relationship status, friendship over ba, o they're just going through a phase or test of friendship lang, no? Well, sabi niya, she doesn't know, she cannot speculate, but as far as she is concerned, Senator Amy is a senator and a friend. So as we speak, so friend pa rin niya si Senator Amy. Pero, eto ha, matapos daw yung kanyang press conference nung Friday, nag-message or nag-text daw siya kay Senator Amy. And ang sabi niya, cold daw yung naging reply. Malamig, cold yung naging reply ni Senator Amy sa kanya. Tinanong namin ano yung context or content ng message niya and yung reply. Sabi niya, pinaubayan niya na kay Senator Amy yun bilang nakatatanda raw. Pero base daw doon sa kanilang common friend, naiirita raw si Senator Amy kay VP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot naman ni VP Sara at pinapaabot niya through their common friend papunta kay Senator Amy, wag daw sa kanila ni PBBM mainis. Dapat daw kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Mm. Bah, nadadagdagan ng mga pangalan na involved. Oo. She may not look like it, ano, pero ano ba yung mood kanina nung nakausap niyo ng nitong Vice President? It's a considering maraming nag-condemn sa kanyang mga shocking na sinabi,
Was she carrying herself with more confidence ba na parang nakaisa siya at pinag-uusapan siya? Ano bang general demeanor niya kanina? Oh, well, of course, borrowing her words, I cannot speculate. Pero, well, the usual official, no, na may kailangan siyang gawin. So, guest of honor siya dito sa isang event. Okay naman, normal naman yung kanyang demeanor. The usual public official, the usual vice president. Tapos sa press conference, or I mean, sa ambush interview, not the press conference. Ambush interview niya kanina, okay din naman. No? Pero may sagot siya dyan, no? Inano niya na lang, inisa niya na lang. Hindi na by personality, pero inisa-isa lang niya yung mga adjectives na binato sa kanya. Yung unusual, unbecoming, unstable, ano ba yun, unsound mind. So, mga lima yun eh, na nagsisimula daw saan. So, sabi niya, sige, yan ang Go ahead. Sige, sabi niya, yun yung sinasabi niya sa akin, no? Go siya sa neuropsychiatric test. Actually, if she undergoes neuropsychiatric test, it's going to be her third time. The first one was when she applied for a SPAW lawyer. The second time was for a court case. Then, ito. Pero matutuloy lang daw ito kung yung mga kongresista na tatakbo ulit sa eleksyon ay mag-undergo din. Noong una, hindi mo na neuropsych test, eh, drug test. So sabi niya, punta tayo sa men sa Davao District kasi yun lang daw ang medyo nare-recall niya as of the moment. Si yung kapatid niya, si Congressman Paolo Duterte at yung kanya magiging katunggali sa distrito na si Congresswoman Migs Nograles. But in general, pati daw yung mga miyembro ng Young Guns, dapat magpa-drug test din daw at dapat daw televised. Saka sabi niya, dapat yung Philippine Medical Association or Komi Psychiatric Society, yun daw ang mag-set ng guidelines. Meron pa siyang mga condition eh, dapat hindi, punta mo ba, parang dapat not within 3 months, dapat ura-urada daw kasi pagka ano daw, makakapag, parang fasting eh, parang ganon. Tapos dapat through hair follicle testing. So may mga condition siya. Daming oras ha. Anyway, maraming salamat sa oras mo. Ang ating NewsHour correspondent, Ria Fernandez, thank you. And we're now heading down south. And for that, we have one news Cebu desk, Dale Israel. Dale, maulan ba dyan? At ang balita natin ay dahil kay Christine, napakarami daw ng mga biyahe sa vapor o barko na kinansel from the port. Yes, maayong maulan nun nga hapon, Lord and Denise. Classes here are suspended in several towns and cities in Cebu because of the effects brought about by Tropical Depression Christine. Although no storm signals were hoisted over here in the province, most of these suspensions are at the northern towns, including that of Santa Fe, Madridejos, Bantayan, in Bantayan Island, and Daan Bantayan. Several other towns, or more than half of the 50 towns and cities of Cebu province, have suspended classes in all public and private schools for elementary and high school. In Bohol province, Gov. Aris Omintado has also suspended classes in all elementary and high school. The Cebu Port Authority has also announced the cancellation of trips from Cebu going to Ormoc, Mahasin, Palumpon, Calbayog, Masbate, Surigao, and Dipolog City in Zamboanga del Norte. Trips are also canceled from Maya Port in Danbantayan going to Matnog in Sorsogon. Actually, the Coast Guard District Northern Cebu has already canceled all trips regardless of the size of the passenger vessel. There are now 16 passenger vessels that were not allowed to sail. There is on and off light rains here, Lord, in Cebu, and we're experiencing gusts of winds from time to time. The Pag-asa Visayas Station in Mactan has warned of heavy rainfall, especially in the northern Cebu, or the northern portion of Cebu, and at the Camotes group of islands. Meanwhile, Lord, in Karkar City, Mayor Patrick Barcenas has asked the City Council, or the Karkar City Council, to come up with an ordinance that will impose a liquor ban in the entire city after 1 a.m. Huh? This was because... Deal. Again. 1 yes. p.m.? 1 a.m. Oh, okay. Yes. Sorry. So 1 a.m. Yeah. Yes, na. Lord. This was because of that recent road crash that killed 3 people and injured 3 others along the highway of Barangay Valladolid. Mm-hmm. The one responsible was the driver of an SUV, which was later on identified to be SK Barangay Councilor Rob Joseph Orias, who admitted to the police that he was drunk when the incident happened. Initially, two motorcycles were involved in a crash
Then a third motorcycle tried to help the other riders. Out of nowhere, the SUV driven by Orias was speeding and crashed into the motorcycles. So the SK counselor now is facing charges of reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple injuries. Mm-hmm. Kinilang una itong balitang dako din sa Cebu. Grabe. Lord Denis. Alright, thank you. Yan na po ang ating One News Cebu Desk. Dale Israel, editor din siya ng The Freeman Cebu. Thank you, Dale. Alright, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At your service, Lord De Vera po. Okay, a 54-year-old father has started a new dance craze on TikTok. Let's get to know him through Mobile Journal, Denise Valdesancho. Iba't ibang paraan ang mga netizen para kumita online. Ang isang tatay na nakilala ko, kwelang pagsayaw ang diskarte. Kaya ngayon, napapaaral ang kanyang anak. Ay, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream, yummy. Ice cream, good. Kung isa ka sa mga babad buong araw sa pag-tiktok, tsak na nadaanan mo na to. Ice cream, yummy. Ice cream, good. Ice cream, yummy. Siya si Efren Palines, o mas kilala sa TikTok bilang Tatay Peng. At isa siyang tinatawag na NPC TikToker, kung saan may kapalit na sayaw sa gimmick ang bawat donation na kanyang matatanggap. Dati na rin siyang babad sa pagte-TikTok, kaya't nainganyo raw subukan ang pagla-live. At ang goal niya, sana mag-success itong ginagawa ko para ma-support ko yung anak ko sa kanyang pag-aaral po. Matapos mawala ng trabaho bilang dating maintenance worker ng isang mall, TikTok ang naging sandala ni Tatay Efren upang hindi lang makapaglibang, pero para rin makapagbigay ng suporta sa pamilya. Halos medyo ako, nangangapa ma'am, kasi yung mga binibigay sa akin na mga virtual gift is wala pa akong kalam-alam masyado, ma'am. Virtual gift ang binibigay ng mga live viewers kay Tatay Peng at nakadepende sa gift na yan kung anong klaseng sayaw ang gagawin niya at kung magkano ang matatanggap niya. Madalas ay ice cream ang gift sa kanya at dito na nga siya nag-viral. Sa edad na 54, matyaga pa rin nagbibigay saya si Efren kada gabi sa kanyang mga viewers turned fans kahit paabutin siya ng 4 oras at magdamag na humahataw. Diyan po na basang-basa na yung damit ko, natutuyan ako ng pawis sa likod. 3 damit ang nabibihis ko sa isang sa paglalive. Sa simula, kahit na matumal daw ang nanonood, tuloy pa rin ang kayod. Kahit anong gawin, sabi ko, kahit pambayad lang ng kuryente o wifi, sige tuloy lang. Bago mag-viral, marami raw muna ang naging bashers niya. Umabot pa sa puntong kinailangan niyang gumawa ng panibagong account sa dami ng nagre-report sa kanyang original account. Sabi, masagwa, ang pangit tingnan. Sabi nila, itigil ko na. Sabi ko, sa isip ko, hindi ako titigil. Sabi ko, pinaghirapan ko, tutuloy lang ako. Nagbunga na ang kanyang effort. Halos bayad na ang matrikula ng kanyang anak, nag-graduate na next year sa pagiging computer science student. Ang mensahe niya sa lahat ng kanyang manonood. At saka mga basher dyan is, I love you. At saka sa mga nagsusupport, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakarating si Tatay Peng dito. Isang patunay si Tatay Peng na bata man o matanda, walang pinipiling edad ang pagbibigay saya sa kapwa. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Dakilang tatay. He deserves support. Pero dapat ginawa niya Denise Valdesancho rin. Sige nga, sample. Ginagawa niya kanina to eh. Okay, bago pa kayo matroma sa kung ano makita ninyo, from ice cream, we go to another favorite Pinoy fair. Fare thee well. Muna, bago yan ito, ang Eyes of the Science. Ano po ang ating Eyes of the Science? Ice cream yummy. Joke lang, manok ang bida edition. Manok ang bida? Sige nga. Sana nga chicken ka na lang, please. Sorry, ano ba siya? Hindi ko makita eh. Ano ba to? Okay, ito ay daga ba? Ano yan? Daga na may breading. Oh my goodness, oo nga, yung ano. Saan ba nabibili yan? Pero chicken daw talaga yan. Sana chicken, chicken ka na lang.
Hindi anong chicken. Anong pate? Buong daga. Hindi, sabi kasi nila chicken daw talaga yan. Mukha lang daw daga. Pero ano yung mahabang yan? At anong parte yan ng manok? So, you mean drumstick yan? Parang may paapay. Oh, pakinggan na natin yung ice cream yummy. Ice cream yummy! Okay, ice next. Ice cream good! Next, chicken! Ito, basta manok, adobo agad. Asa ng equality? Oh, hindi ba pwedeng fried chicken? Anong favorite mong luto ng chicken? Basta hindi adobo. Talaga, ayaw ko rin. Gusto ko baboy pag adobo. Correct. Para sa akin, ang adobo is pork. Gusto ko fried chicken. Oo. Pag manok. Kahit walang breading. So misguided itong meme na to. No? Misguided siya dahil, tama, nasa ng equality. Mm-hmm. Okay. Next? Next. Bawal, a bravest chicken ever. Kasi nga naman. Pero payat siya, hindi yan papatuloy ni Colonel. Kaya talaga nandun siya, no? Parang taunting pa. Sige nga. Kaya nga nakakatawa yung mga kinukuha nila yung mga food businesses. Mm-hmm. Let's say restaurants or kunyari, Chicharon. Ah. Chicharon restaurant or Chicharon store. Ah. Tapos yung endorser nila, nakangiting baboy. Mm-hmm. Kung alam nyo lang kung anong ginagawa sa baboy para maging chicharon. Hindi sila siguro ganun ka-happy, I'm ano? Sure. Hindi sila nakangiti. Opo. At ganun din sa mga logo ng mga fried chicken restaurants, yung mga nakangiti. Naka-smile yung mga manok. Ay, nako. Na-happy. Hindi po ganun ang storya doon. Pero sana po kayo, napasaya namin ngayong hapon na ito. And if you've seen the signs, again, send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Mm-hmm. Sayang, meron pala akong isang pwedeng donasyon doon sa batch na yun ng mga chicken photographs. Okay, kumustahin natin ang mga... Again, si Tito Manny Mogato, sana mapatawag, matawag na. No? Dahil it's time for his siesta kasi, di ba? For his siesta. Iniistorbo niyo ng tao eh. Eto, si Joe and Miv. Aba, mukhang nagrarant na naman siya. Anong sabi? I bag Joe Young. Anong sabi? Mas nakakatakot kung lalabas sa neurotest sa wala kang sakit at normal lang pala pag-iisip mo sa lahat ng mga ginawa mo. May point ka dyan, ha? I bag Joe. Okay, si Joe and Miv. I know. She's raised, parang sariling relihiyon daw, papauso ito. Oh. Si Sara Duterte, using politics as issue. Sabi ni Meow 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 Meow, waiting na ako sa episode ni VP sa Word of the Lord. Aba. Mukhang sobrang funny ang may sinuot kami kahapon. Pero baka hindi pa ito. Pero malay natin. Kasi ginagawa pa lamang. Ito si Masamon. Yes. Ah, okay. Si Masamon, suki natin to. Sabi niya, please send me some mango smoothie. Bakit kaya hindi kayo ang magpadala? Itong gantong itsura magpapadala sa inyo? Ice cream yummy. Siyang padalahan ninyo. Diba? Ice cream good. O yan na oh. Dali. Sa December, dadakdak yan. Alam ko na yung ano, signature walk ko pag nag-beauty pageant ako. Dakdak walk, tama ba? Clear one enjoyer, open a CVP for her mental health. Hindi dapat magpakita ng mental fitness niya from a third-party psychiatrist. Okay, sige. Tuloy natin yung kwentuhan na yan tomorrow. At ang inyong mga comments, padala nyo po ulit bukas because that will have to do it for us today, Tuesday, October 22. Maraming salamat po ulit for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ice cream yummy, may napaaral si Daddy. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon.